Nagpatupad ng dagdag na seguridad sa NAIA dahil sa pagdagsa ng mga pasaherong magsisiuwian sa probinsya ngayong Holy Week. At kanina, napasabak na ang mga bantay sa airport dahil sa mga kahinahinalang bagahe. May live report si Ina Zara. Ina. Cheryl, tinatayang nasa 70,000 pasahero ang darating dito sa Ninoy Aquino International Airport. Pero hindi mga pasahero ang naging problema dito kung hindi ang kanilang mga bagahe. Parang may gera dito sa NAIA sa dami ng mga pinakalat na pulis at mga K-9 unit. Una silang napasabak ng i-report ang dalawang kahinahinalang bagahe na 20 minuto na raw nakatiwangwang sa tapat ng gate 2 ng Terminal 3. Mabilis na kinurdunan ang lugar kung nasaan ang mga bagahe pero nang buksan, kurtina, jacket at sandals lang ang laman nito. Sa Terminal 1, isang kahon ang nagpakaba sa mga security pero nang busisiin, isang kahong kakanin lang pala ito. 10 metro lang mula rito may backpack namang inireklamo. Nakasandal ito sa pader at hindi matukoy kung sino ang may-ari. Muling kinordonan ang lugar at pinalapit ang mga bomb sniffing dogs. Nang buksan ng otoridad, ilang balot ng butong pakwan, tinapay at ibang pasalubong lang pala ang laman nito. Sabi ni NAIA General Manager Angel Honrades, mananatili ang strictong security hanggang April 11, panahon ng uwian ng mga nagsipag-alis ngayong Holy Week. Inincrease din natin yung information gathering mechanism natin at nagipag-ugnayan tayo sa armed forces, sa Philippine National Police and other law enforcement agencies to make sure that there'll be no violent disruption over the celebration of the Holy Week. Cheryl, hindi naman daw nag-o-overreact ang airport police at security dahil standard operating procedure daw talaga nila na kapag more than 15 minutes na walang nagka-claim sa mga unattended baggage ay automatic na ituturing na ito ng mga otoridad dito na kaduda-duda. Sabi nga nila, di bali na raw na maging sigurado kaysa naman magsisi sa huli. Cheryl? Maraming salamat, Ina Zara, nagulat live mula sa NAIA.